mabilis ka lang din bang makalimot? Gandang araw po at isang mapagpalang Sabado sa inyong lahat. Naalala ko no, ako'y bata pa, inutusan ako ng aking ina para pumunta sa pinakamalapit na sari-sari store. Abang patungo doon, malikot yung aking isip. Mamasid sa aking paligid, iniisip kung saan ako pwede magtago kung sakasakaling maglalaro kami ng taguan ng aking mga kaibigan. Iniisip ko rin kung paano palalaguin yung kakaunting text at saka hollen na meron ako. Kung naalala niyo pa po yung mga larong yon. Bakit ko po ito na ikwento? Kasi yung ating pong pagninilayan na mabuting balita sa araw na ito, Sabado, ay magkikwento ng dalawang bakit at isang dahil. Katulad po nung aking binanggit, ang mabuting balita sa araw na ito ay matatagpuan sa sulat ni San Mateo. Sa sulat po na ito, matatagpuan po yung isa sa pinakapaborito kong linya sa Biblia. Yung una po ay matatagpuan sa chapter 9 verse 36, kung saan nakasulat, nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila, sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. Sana po masagot po nito yung bakit ninyo, yung bakit ako mag-isa, bakit kinakailangan kong dumaan dito sa hinagpis? Bakit pagod na ako? Sana po masagot po nito yun. Alam niyo po, hindi po kayo nag-iisa. Patuloy na nakaagapay, patuloy na nagmamasid, tumutulong, gumagalaw ang Panginoon. Dahil alam niya na hirap ka na at lupaypay. Yung ikalawa naman po na paborito kong linya matatagpuan sa verses 37 to 38. Kung saan nag-iimbita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga katagang ito. Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ani. Kaya may mga tao na patuloy na nagbabahagi ng mabuting balita, patuloy na isinasabuhay kung ano yung imbitasyon ng Panginoon. Ito po ay isang imbitasyon. So kung ang pangalawa niyong bakit may ganito, bakit may landas ng pag-asa? Dahil kailangan po nating ipahayag sa mundo, sa mga hirap at lupaypay, na buhay si Kristo, na handa siyang tumulong at handa siyang gumalaw sa buhay mo. Sana po masagot ko kung bakit ka nakikinig at nanonood sa araw na ito. At gawin din po natin yung ating parte na magbahagi. Mamaya po, I will invite you to share and like this video and share it to your friends if you were blessed. Yung ikatlo na dahilan or yung dahil na sinasagot nito, matatagpuan naman po sa chapter 10 verse 7 kung saan nakasulat, papalapit na ang kaharian ng langit. Papalapit na ang kaharian ng langit. Mga kapatid, tunay, abot kamay, abot tanaw na ang Panginoon. Nariyan na siya. Hindi natin alam kung kailan, pero katulad ng nasusulat ni San Mateo, papalapit na ang kaharian ng langit. Ito ang ating dahil. Sino ba naman sa atin ang gustong panghabang buhay hanggang sa eternity ay mahirapan at maging lupaypay? Di po ba ang ating pong hangarin ay maging kasama si Kristo sa kanyang kaharian sa langit, makasama ang mga santo at ang mga anghel na panghabang buhay nagpupuri at nagmamahal lamang sa Panginoon. Ito po ang ating dahil. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw at katulad po nung binanggit po kanina, sana po kung kayo po ay nabiyayaan or na-bless itong mensahe na ito, sana po i-share po ninyo ang aming landas ng pag-asa sa inyong mga kaibigan o kung sino man sa tingin ninyo ang kinakailangang marinig ito. Maraming salamat at Happy Sabado!